20 seconds. Sige. Okay kaya? Ayun. Oh. 6 inches kinahagis na rin. Okay. Gaano ba katibay ang AAC blocks? Maasahan ba ito sa walling system ng bahay natin kahit wala itong baran? May laban ba ito sa lindol, apoy, at sa bagyo? Pare-pareho ba ang lahat ng AAC blocks? Hindi ba pwede itong kabitan ng wall-mounted TV or mga hanging shelves? So ito yung mga naisip at mga katanungan na mga nag-comment regarding sa AAC blocks dito sa ating channel. So sa araw na to, sasagutin natin ano ba mga katangian ng AAC blocks. Huwag kayong mag-skip, samahan niyo po ako. Tara, simulan na natin ito. Anyway, para sa mga bago pa lang sa channel na to, ako nga po pala si Engineer Ronald Tolentino. Isa pa akong licensed civil engineer at contractor din. Please subscribe to our channel at matuto kung ano mga diskarte at mga tips regarding sa construction. At huwag po natin kalimutan to hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video natin. Ano ba itong tinatawag na AAC blocks? Ang autoclave, aerated, concrete, or mas kilala sa tawag na AAC ay gawa sa mixture na may cement, sand, lime, at aerate agent. Ito ay ginagamitan ng high-pressure steam curing mechanism sa autoclave facilities para makapag-produce ng physically at chemically stable na AAC blocks. Ang AAC blocks ay mas magaan kumpara sa traditional na concrete hollow blocks or CHB kasi itong AAC blocks ay one tip lang na mas magaan sa traditional or conventional na hollow blocks na ginagamit natin sa mga bahay. Ito ay mayroong millions of tiny non-concreting air pockets kaya ito ay may superior thermal insulation property. Ito na ang nagiging preferred building material para sa pagkoconstruct ng residential, hotel, industrial at public buildings dahil sa natural at non-toxic property nito, energy saving at environmental friendly. Ito ay katulad ng normal na concrete sa tibay at madaling gamitin katulad ng kahoy. So ano naman ang kinaganda ng AAC wall kumpara sa CHB wall? Ang CHB ay nasisira ng apoy, ito ay nagiging marupok kapag matagal na naka-expose sa apoy. Samantalang ang AAC blocks ay hindi nasisira ng apoy. Ang makapal na CHB ay may fire rating na 1 to 2 hours. Ibig sabihin nito ay meron tayong 2 oras para maramdaman mo na sobrang init na ng apoy sa kabilang piskin nito. Ang AAC blocks ay hindi combustible o nasusunog. Ito ay may fire rating na 4 hours. 4 na oras para maramdaman mo na may nasusunog na pala sa kabila ng pader mo. Ito din ay better insulation material para sa mga ingay. Ang CHB ay may mababang resistance sa tubig. Ang AAC blocks ay may mataas na resistance sa tubig kaya hindi agad ito pinapasok ng tubig. Samantalang ang CHB ay mahina at pagminsan ay substandard pa. Ang AAC, ito ay may good workability dahil pwede siyang lagariin, putulin, ukitan, mag-drill at magpako gamit ang ordinaryong handy tools. Kumpara sa traditional na masonry construction, ang AAC ay mabilis at madaling i-install at less ang kalat dahil sa paghalo ng semento at pagpapalitada kaya resulta nito ay cost savings. Pero ang tanong ng karamihan, bakit nga ba may mga AAC walls na nagkakarot? Ito ay dahil hindi lahat ng AAC blocks ay magkakatulad. Dahil ang ibang nagtitinda ng AAC blocks don't represent legitimate AAC manufacturer. Gumagamit sila ng low quality at low compressive strength na below 800 PSI. Hindi tamang mixture ng cement, mortar para sa seismic gap ng pader. Ginamitan ng maling anchorage at hindi paggamit ng standard AAC brackets. Ang iba naman ay gumagamit ng low quality tin bed adhesive. Hindi maayos ang proseso ng installation ng AAC dahil sa mahinang training o kaya ay wala namang technical support mula sa supplier ng product. Kung ganito ang problema ang kakaharapin mo, paano ka ngayon makakasiguro na legitimate ang AAC blocks na gagamitin mo at sigurado ka sa tibay at quality nito? Presenting
ang AAC Blocks na gawa ng Starken. Wow! Ang Starken ang nangungunang AAC manufacturer sa Malaysia at ang may pinakamalaking manufacturer ng AAC Blocks doon. Gumagamit sila ng state-of-the-art technology at machineries na mula pa sa Wuhan, Germany. They have the highest standard machineries which operates 24/7 fully automated. Ang Starken ay narito na sa Pilipinas at 6 years na silang nagsusupply sa atin ng lightweight solution para sa mga kailangan natin sa construction. Available ang Starken AAC Blocks sa buong Pilipinas mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. May iba't ibang klase silang AAC products katulad ng lintel beams, blocks at panels para sa specific architectural at design requirements of our various types of buildings. Ang good news sa Starken AAC, ito ay may high quality at high compressive strength na tested up to 1000 PSI kaya no crack standard ito. Aside from blocks ay mayroon silang tin bed adhesive, render and skim coats, tools and accessories. Ang kagandahan pa nito ay nagko-conduct ang Starken Philippines ng site inspection and technical support sa paggamit ng Starken AAC blocks para sa siguradong maayos na pag-install at paggamit ng AAC blocks. Kaya saan ka pa? Wow! Starken has the best lines of AAC blocks for your construction needs. So sa mga nagtatanong, bakit nga ba the best ang Starken AAC blocks? Ang Starken AAC blocks ay durable kasi pwede siyang tumagal ng more than 50 years kahit exposed pa siya sa extreme weather condition. Ang isang 100mm or 4 inches na AAC blocks ng Starken ay may grade na severe duty na kayang tagalan ang impact loads. Ang Starken ay naniniwala sa greener and sustainable future. Fire resistant siya hanggang 4 na oras sa nominal na kapal na 4 inches na blocks. So ibig sabihin, hindi ito kayang sirain ng apoy. May excellent heating insulation ito, kaya it saves cooling costs kapag sobrang mainit sa labas at may aircon sa loob. The best ang Starken AAC blocks kasi yung ibang supplier ay hindi pwede makapag-mount ng TV or platforms. But with the Starken AAC, kayang-kaya nito. Gumagamit lang ng metal expansion bolts para makapag-hang ng wall-mounted cabinets, shelves, at TV. Starken AAC blocks ay resistant sa water at sa moisture. Compared sa CHB wall na nilalagyan pa ng palitada na hindi resistant sa water at sa moisture. Ang standard AAC blocks nila ay may haba na 600mm or almost 24 inches at taas na 200mm or katumbas na 8 inches at available sa kapal na 4 inches at 6 inches. So ano nga ba yung kayang gawin ng Starken AAC wall when it comes to mounting? Angled shelf when bolted to AAC wall can carry a 1,000kg load. It can hang wash basin na gamit natin sa mga comfort rooms. AAC wall can carry a metal platform with 7 cement bags. Pwedeng pakuan for very light fixtures using 4 inches concrete nail na slightly angled up na kaya magdala ng 20kg load. So ganong katibay ang Starken AAC blocks. Kasi sa ibang AAC wall na try namin, so hindi pwedeng pakuan. Pero itong Starken AAC blocks, pwede mo itong i-directa yung pako sa wall. So yun ang kagandahan nun. So para sa mga nagtatanong at nag-iisip na hindi daw pwedeng kapitan ang AAC walls natin ng TV, ng hanging cabinet, ng wash basin at na kung ano-ano pa. Dahil ito daw ay marupok, mahina at nagpupulbos. Not with Starken AAC blocks. Kasi ang AAC blocks ng Starken ay proven and tested with 1,000 PSI. So ganong katibay ang kanilang mga AAC blocks. So sa paggamit ng Starken AAC blocks, malaki ang matitipid mo. Unang-una, no rebars, no plastering, less hauling and cleaning, fast construction, within 30 to 35% lower of labor costs, pre-technical training, 25% less of foundation costs, kasi mas magaan ang foundation mo, hindi masyadong costly, faster return of investment kung nagiging paupanto or commercial, mortar sa paligid ng seismic gap, ang cement mixture ratio is 1:6, and 1:8 as per ASTM standard. At hindi lang yon, gumagamit sila ng standard zinc, alloy brackets, and not scrap rebars as an anchorage. Nakasama sa walling system nila.
This is a high-end residential building. At lahat ng AAC blocks dito ay gawa ng Starken. Maraming salamat sa mga nanood at marami pong salamat sa oras. I hope nakapagbigay ng kahit konting information sa inyo. May natutunan kayo regarding sa AAC Blocks at sa video na to. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat!